Yo. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Bakit napindot ko kaagad yun? Sorry. Mali. Yo. Subscribers, Hilakbot Stories. Bawal na naman po tayo syempre sa segment na ito na maging masaya. Kaya wala pong tatawa. Pero dapat ay pakatutukan mo ang tatlong kwentong atin pong ihahain sa inyo ngayong hapon, gabi, o kaya umaga ninyo napapakinggan, madaling araw, o anumang oras ninyo napapakinggan ang ating segment na ito. Maraming salamat sa mga solid HTV positive po nating tigapakinig at nag-aabang ng ating segment, katulad sina Marjorie Rogel, si Sheila Sarmiento na silent listener daw natin, 4 months pa lang naman daw, pero welcome. Si Ma'am Imelda Pascua, si Mind of Shinigami, at si Artek, sabi niya ikaw yung narrator na may horror comedy element. Sabi, sana huwag kayo magsawa at dito lamang po natin ginagawa yan sa ating segment na ito. Thank you! At sa segment natin ito, tatlong kwento tulad ng nabanggit ko, kina Yanni, si Dummy Bear at si Fred ang bibida para po sa ating April 7 episode. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Umpisa natin kay Yanni, 34 years old at married daw po siya with 2 kids at mula sa Pampanga. Ako po ay isa sa mga masasabi kong silent listener na rin dahil simula nang ma-discover ko po kayo noong December 2020 ay hindi ko na po talaga ini-skip lahat ng mga episodes na inyong ina-upload. Napasulat na rin po ako bigla, excuse me po, dahil may na-encounter po ako kani-kanina lamang. July 5, 2022 po ngayon, sabi niya nung sinulat po niya ito, at 8:30 na po ng pasado ito ng gabi. Pinapatulog ko po kasi yung dalawang anak ko, kaya nagkaroon ako ng time na isulat ito. Pag pinapatulog ko po yung mga anak ko, dapat po ay nakasara lahat ng ilaw. So kahit konting ilaw man lang nasisilip sa bintana, ay dapat talaga wala. Kasi kapag maaninag lang po ng bunso ko na 3 years old pa lamang yung ilaw lang ng cellphone, ay hindi na po siya makakatulog. Dito na rin po naging kaugalian namin na makinig sa inyong mga horror stories from podcast at dito na rin sa YT. Kaya literal na every night kayo po ang kasama namin. Ganito po kasi yung itsura ng aming kwarto, Sir Red. O yung posisyon namin kapag natutulog sa kwarto. Pag nakahiga po kami, yung bintana ay nasa direksyon ng paanan namin. Bali garahe po kasi namin yung nasa labas noon at nakapark yung kotse namin doon. Mga 15 minutes na po siguro ang nakalilipas. Habang hinihintay ko pa na makatulog si bunso, napatingin po ako sa bintana namin na may kurtina. Jealousy type window po yung nandoon sa kwarto namin dahil matandang bahay na po yung tinitirhan namin at 2-story po ito. Hindi po ako pwedeng magkamali nun, Sir Red. May naaninag akong isang anino ng babae. May hindi naman siya katangkaran, maliit lang o payat ang katawan, kulot ang buhok, at bigla po talaga siyang lumitaw sa bintana. Nakatagilid lamang po siya na parang isang normal na tao na naglalakad pero mabagal ang kanyang paggalaw. As in steady lang po siya na parang pag nakasakay ka po ng escalator na dire-diretso lang yung way, parang ganun po yung nakita ko. So hindi ko na lang po ito pinansin afterwards. Alam ko po kasing hindi yung tao kasi kahit yung anak ko po na 3-year-old ay mahihirapang makapasok sa espasyo sa right side ng sasakyan dahil yung garahe po kasi namin ay saktong-sakto lang na mapagpipwestuhan nung sasakyan at kung lalabas man, yung pintuan lang ng driver yung pwedeng bigyan ng space. Madalas po kasi talaga ako makaramdam at makakita si Red ng mga anino kaya wala po sa karakter ko yung salitang takot. Kinikilabutan at tinatayuan naman po ako ng balahibo kapag nakaka-experience ako nito pero wala po doon yung takot factor kumbaga. Sa katunayan, masasabi ko rin na ang weirdo ko dahil kahit ganoon at kinikilabutan ako, kahit iniisip ko pa lang na meron akong kasama sa bahay,
eh parang gustong gusto ko pa nga lalong makakita. So fast forward. Kahit nakatigilid po ako, naaaninag ko pa rin po siya. Hanggang sa namataan ko na tumigil at para po siyang humarap sa akin. Parang kinilabutan ako dun. Mag-isa pa naman ako dito. Anyway, sabi niya, yun nga, sa peripheral vision niya, nakita niya na tumigil at humarap daw yung nilalang na iyon. Pagtingin ko po sa anino, totoo nga Sir Red na nakaharap po siya sa amin. Pinakiramdaman ko na yung 9-year-old kong anak kung mapapansin din niya yung anino, kaso hindi lang niya yun nakikita. Hindi po niya yun nakikita. Ako lang po pala ang nakakakita sa aninong iyon, kaya hindi ko na lamang din po sinabi sa panganay ko. Hindi ko nga din po pala nasabi kanina na kahit madilim sa kwarto namin, ay may naaaninag pa rin na konting liwanag sa bintana, kaya kitang kita ko po talaga yung anino. Sabi mo kanina, walang liwanag na pumapasok. Anyway, sige. May mga 5 minuto na rin po na nakatingin lang sa amin yung aninong iyon. At nung mag-decide po ako na buksan yung bintana, automatiko pong nawala yung anino doon. Doon din na naman ako kinilabutan. Paghiga ko, tinanong ng panganay ko kung bakit ko daw binuksan yung bintana. Ang sabi ko lang, inayos ko lang yung kurtina dahil naipit. Ito naman pong next story ay may date po nakalagay, July 5, 2022 and 12:02 AM. I don't know kung ito po yung oras o date kung kailan niya sinulat, ha. Parang diary style kasi yung datingan, pero ito po yung nangyari naman ng time na yun. Lumabas po ako ng kwarto para kumuha ng inumin sa fridge. Wow, sana all my fridge. Dinala ko rin po yung phone ko dahil nakakonect ito sa Bluetooth earpiece ko. Pagdating ko sa kusina at nung sana i-on ko na yung ilaw, nakita ko po sa peripheral vision ko na meron na namang anino. Pero itong isang ito, Sir Red, ay may kalakihan kumpara doon sa una kong nakita. Malaking bulto ang nasa likod ko. Kaya napatingin po akong bigla sa likuran ko at biglang nawala yung anino na parang usok. Pabalik na po ako sana ng kwarto din noon at isasara ko na ang pintuan ng kwarto namin nang hindi ko po ito maisara. Ang akala ko nga po ay meron pong something na humarang doon sa pinto kaya hindi ko ito maisara. Pero nang i-check ko po, wala namang sumasagabal o wala naman pong kahit na anong nakasasagabal sa pintuan namin, kaya nagtaka talaga ako. Nung isasara ko na po ulit, para kasing may pumipigil sa pinto para sumara. Kinilabutan na naman po talaga ako noong time na iyon, Sir Red. Kaya binuksan ko na lamang yung pintuan, tapos nagsabi na lang ako ng, "Bitawan mo naman yung pintuan, oh." At pagkasabi ko po noon, ewan ko ba't naisara ko na rin ang pintuan namin na yun. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat, sabi niya dito. Hanggang dito na lamang po muna ang aking kwento. Pasensya na po kung medyo napahaba at marami pa po akong experiences na ikikwento, at sana'y huwag po kayong magsawa na magkwento sa amin ng ganitong klase ng mga tunay o yung mga true ghost stories, mga true paranormal experiences na mga katulad ko po na subscriber and listener ninyo. God bless and more power sa program at sa lahat ng inyong staff. Salamat. Thank you! You're always welcome, Yani. Sana ay merong pang kasunod yung mga kwento mong ito at ihintayin natin yan. Katulad halimbawa ng iba pang mga nagsasubmit sa atin sa sindakstories2008@gmail.com. Sana kayo din po ay makapagsubmit na para hindi po matambakan. Pero ulit
ulitin ko po talaga sa inyo na since mahina ang kalaban guys at marami po't natatambakan, marami pang pending, please sana kapit lang po guys at himas lang dyan kung nasaan kayo naroroon ngayon. At iisa-isahin pa rin po talaga natin yung mga kwentong iyan. Yung iba isasubmit na po natin for podcast na po natin ipadidinig, pero yung iba po ay dito po sa ating SHS para sa ating YT. At sana nga po ay maabangan ninyo, maantabayanan po ninyo. Kami po ang magbibigay ng update lalong-lalo na sa pamamagitan po ni Admin Clay, para na sa ganun syempre ay maabisuhan kayo kung kailan yung airing at kung ano yung ano na ba, na i-record na ba or uunahin pa ba natin muna yung iba pang mga nag-submit, kasi parang ang ginagawa na po namin ngayon first come first serve na po talaga para hindi na po natin makalimutan yung iba. Kung sakaling hindi mo mapakinggan sa SHS ang inyong kwento, ibig sabihin na irregular episode or isa na itong regular episode kung sakali mang natapos o na-produce na, para nang sa ganun ay minsanan, lalong-lalo na ang mga nare-regular po kasi natin dito, yung medyo may kahabaan at parang compilation style ang dating, na parang iba't ibang story na mula sa isang sender. Ganun yung ginagawa natin guys dito ngayon sa mga regular episodes. Sana antabayan nyo lang sa Sindak, dito din po sa Hilakbot, at sa lahat din ng mga regular listeners, mga silent listeners, lalong-lalo na mga channel members, maraming salamat. More exclusive stories para sa inyo coming up, kaya dapat tambay lang, kapit lang sa matigas, okay? Kape ni Lola Trinidad, may mga flavors pa rin po tayong butterscotch dyan. Yan po ang ating number one na flavor na pinakapaborito ng mga huling nag-order. Nakalimutan ko na yung pangalan, sina Rene ba yun? Rene. At saka sina Grace. Gracie or Grace ba yun? Maraming salamat sa inyo mga tiga Mindanao po sila. Nakalimutan ko lang kung saan yung exact na lugar, pero magkagayon man, maraming salamat sa pag-purchase. At syempre pag ang tabay sa ating kape ni Lola Trinidad at pag-purchase ng iba pang items natin sa ating HTV merch. Second story naman medyo may kahabaan, and by this time ito naman po'y galing kay Dummy Bear. Okay, so ito na po ang kanyang kwento. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV positive listeners. Nangyari po ang lahat, Sir Red, noong 2016, at ako po ay second year college pa lamang, pero hindi ko nababanggitin kung saan yung school kasi hindi naman po siya ganoon kakilala. So dahil nga college student na, hindi maiiwasan talaga yung mga shifting sa mga subject kahit na ikaw ay isang regular student. Sa pagkakatanda ko nga, parang may 6 PM to 9 PM pa yung schedule ko every Friday, kaya talagang masasabi kong patayan. Ito pong school namin, Sir Red, ay binubuo ng 6 na palapag na gusali, at meron din po siyang rooftop kung saan po kami madalas nag-PPE. Hindi rin naman din po kalawakan yung nasa labas, pero pagpapasok ka naman po dito, maihilo ka talaga sa dami ng pasikot-sikot. Isa po siyang university din kasi, pero okay, sige, humble nga siya masyado, hindi daw kilala, sige, pagbigyan na nga natin. So ito na nga, last subject po namin yun, at sa pagkakatanda ko ay parang philosophy 2 yung kanilang subject every Friday ng ganong schedule. Meron pa nga po akong natatandaan nun na parecitation, tapos discussion yung ginawa namin. Tapos no choice din kasi na bawal ka rin talaga magtamad-tamadan dahil major subject po namin ito. Mabuti na lang at medyo mabait din po si prof namin. So since meron nga yung mga after discussion na quiz o mga pop quiz o kaya yung mga recitation na bigla-bigla ka talagang tatawagin ni prof, ang ginawa namin talagang magkakaklase ay kanya-kanyang bunot talaga ng reviewer, tapos scan-scan. So lima po kaming nakaupo sa right side, second row mula sa una, at sakto sa aming lima na magtotropa yung bilang ng upuan sa isang row. Sa kaliwang side naman po ay yung mga kaklase namin na kalat-kalat ng upuan. Sumadagdag ko lang din po, Sir Red, yung rooms from 4th to 6th floor ay kahoy pa lang po yung mga mismong rooms. Inaayos po kasi noon, at maririnig mo talaga kung may paparating since maliit lang yung hallway at yung room
na kung saan kami naroroon ay medyo nasa dulo na po kasi ng hallway. Given na tuwing Friday po kami, Friday ay kami lamang po yung natitirang nagkaklase doon sa buong ikalimang palapag. Hindi naman po sa talagang inaasahan, pero ewan ko ba kung bakit may naririnig po ako na parabang hinihila na o hinihilang upuan sa gawing likuran namin. Ako po yung unang nakarinig pala nun, pero ipinagsawalang bahala ko lang. Yung tropa ko nasa gitna, kinalabit na kami dahil maging siya pala ay nakadinig din nun. Kibit balikat lang nung una since di naman nagtagal yung ingay o baka naman yung kaklase lang po namin yun na naghaharutan. So balik na naman kami sa reviewan kasi ilang minuto na lang ay darating na rin po si Prof. Pero yung tunog ng upuan po talagang nadidinig ko ay parang nanggagaling sa mismong likuran namin. May tatlong row pa po kasi na bakante yung mga upuan na naroroon at medyo malayo kami sa dulo pero yung tunog ay para talagang nasa mismong likod lang namin. So sabay-sabay kaming napatingin na lima doon sa likod pero wala naman pong ni isa na gumagalaw na upuan. Ang labis nga din po naming ipinagtataka nun ay bakit kami lang yata ang nakaririnig na magtotropa. Tuloy lamang sa harutan yung mga kaklase naming iba na nasa kabilang side. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na kalat-kalat sila dun sa left side. So medyo hindi na rin kami nakapag-focus talaga nun. Para na rin po talaga kaming nawala ng gana sa pagre-review. Hanggang sa dumating na nga po si Prof. May dala na namang speaker at yung wireless mic niya na legendary. Ay si Prof ha. Anyway, nakakadalawang discuss pa lang po siya dun sa topic namin. Nang dito naman po ay makaamoy siya ng parang halimuyak ng bulaklak na sinundan ng parang inihipan na kandila. So every time na magpo-proceed kami sa next chapter, napapahawak siya sa batok niya. Habi pa nga niya, parang may malamig daw na humahawak sa gawin ng batok niya. So hindi ko din po pala kasi nabanggit si Red na Christian school yung school namin noon. So eto na, nag-decide muna si prof namin na mag-early break kasi medyo nahihilo daw siya pero hindi naman dismissal pa. Okay, so malinaw guys ha, ihihilutin ko na lang po ito kasi may mga rumble na words siya dito eh. So early break lang pero hindi pa dismissal, okay? So nung nagbe-break time na nga po kami, sa right side ng row, nadagdagan na yung kasama namin. Yung huling row na may umupo po doon na tatlong kaklase namin pero bakante pa rin po yung rows 3 and 4 na nasa likod. So kami magtotropa, talagang hindi po uso kasi yung break sa amin. Magkikwentuhan lang kami noon pero hindi naman din po kami bababa para bumili ng kahit na anong pagkain. Nakakatamad din po kasi bumaba dahil nasa 5th floor nga po kami. So nung nag-uusap-usap na nga po kami si Red, dito na naman, meron na naman po kaming nadinig na parang naghihila o humihila ng upuan sa likod. Kami lang din na naman ang nakapapansin. Lumipas ang 30 minutes break pero 15 minutes lang ay bumalik na agad yung prof namin at sa taas na niya kinain yung binili niya. Habang yung iba po'y kumakain nun, nagdadaldalan at nagsasound trip at yung iba'y naiidlip, yung tatlong kaklase namin na naupo doon sa pinakalikuran ng row namin ay nagsasound trip. So nakasalpak po sa kanya yung earphones at ngumunguya pa ng kung anong pagkain na kinakain niya nun. Hanggang sa napansin ko na lang si Red na bigla po siyang natulala. Napunta kasi yung audio niya sa isang voice record na walang title. Sa pagkakaalam ko ay naka-save yung mga music o yung MP3 niya doon sa kanyang player at naka-shuffle yun. Kaya inisip namin paanong may recording sa phone niya na masisave doon at magpi-play din. At totoo nga,
May voice recording po doon na nagplay at ipinarinig niya sa amin na siyang ipinagtataka niya kasi wala naman din daw po siyang nirecord na kahit na ano sa phone. Nung pinakinggan niya yung boses, dito nga napagtanto po niya na boses ito ng babae at halos pabulong na po yung pagkakasabi na, "Umalis na kayo. Mamamatay ka. Resorts World, Manila." Ito na naman eh, ito na naman eh. Mama, papagalitan na naman. Hindi, sabi niya, ito na talaga. "Mamamatay ka. Mamamatay ka." Ganun daw ang nadinig niya. At paulit-ulit hanggang sa pinarinig niya sa isa kong kaklase. At confirmed, tama din po yung nadinig niya. Pinarinig din niya sa ibang kaklase namin at pati yung tropa ko at doon na po kami nang hilakbot. Sinabi namin ito kay Sir o kay Prof at nagulat din po siya. Dahil doon, Sir Red, sa mga kababalaghan na halos sunod-sunod sa isang araw lamang na yun, nag-decide din po si Prof na pauwi na rin o i-dismiss kami ng maaga dahil nakararamdam din siya ng hindi maganda nung araw na yun. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming maraming salamat kay Dummy Bear at sa iyong experience sa inyong eskwelahan. Actually ganito rin guys, totoo din po yun, lalong-lalo na sa lahat ng mga estudyante, mga kapwa natin college ngayon na may ganitong schedule na panggabi at yun yung pinaka-last na subject ninyo. Tapos dun pa kayo nagkaklase sa mismong floor na kayo-kayo na lang yung naroroon. Di ba? Parang ganun. Eh, na-experience mo naman siguro to. Lalo na syempre nung December, madali pong dumilim, di ba? Ang aga ng gabi. So, 5 pa lang nga, madilim na. So, parang mas mararamdaman mo siguro yung creepiness. Di ba? Kapag ganito yung nangyayari sa inyo. Pero sabi nga natin guys, ito mga pagpaparamdam kasi sa mga eskwelahan, minsan hindi mo naman na kailangan hanapin kung sino o anong klaseng nila lang talaga yung nagpaparamdam. Pero kapag meron at hindi lamang ikaw yung nag-iisa talaga nakaramdam niyan, ibig sabihin lang ay, di ba, walang mali sa'yo. Di ba? Lalong-lalo na yun, dun, natatanda ko na naman tuloy itong isang, di ba, itong isang audio recording na nakalimutan ko yung title nito sa YouTube pero alam ko na isama natin or naikwento natin to sa Manila Encounters compilation noon. I don't know kung one or two, I mean part one or two natin na i-mention yon. Yung nagre-record, kumakanta lamang po siya nung kwento ni Avril Lavigne. Tapos, di ba, may nakasama na nai-record na parang tulungan mo ko, parang ganun. Paano ulit? Tulungan mo ko, yung mga ganun. Tapos nag-i-echo at boses babae siya. Yun talaga kapag may mga audio recording na sinasabi dito sa atin na katulad nito, halimbawa, yun ang unang pumapasok sa isip ko. Kaya kung halimbawa man kayo din, ay meron ding na-preserve dyan na mga audio recordings na kung saan parang may something paranormal, I strongly suggest na i-insert or i-attach ninyo yung file na iyon kung sakaling naririyan pa. Just in case, may kwento din kayo patungkol sa mga audio file na meron kayong nahagip, meron nakunan yung recording or yung phone recorder ninyo na parang hindi ninyo maipaliwanag, and then tingnan natin, iparinig din po natin para at least may proof tayo. Ganon din sa ibang mga magsasubmit kung sakaling meron kayo na itatagong mga photos o kaya mga videos na masasabi natin na naroroon yung kinatatakutan mo, naroroon yung subject ng kwento mo, i-attach nyo rin po dito sa kwento natin. Or kung gusto ninyo at magaling naman din kayo magsalaysay, why not kayo na rin po i-record na rin po ninyo inyong boses para maisama din po natin dito sa ating voice message portion kung sakaling meron pa man po talaga mag-VVM sa atin, dahil marami pa po yatang natitira doon sa ating VM portion from November na hindi natin naisama kasi late na sila nagpasa. So baka one of these days, isa sa mga episodes natin dito sa SHS, papadinig natin yung mga boses ng ibang mga hindi natin naisama, ibig sabihin, sa Halloween special last year. So yun na lang ang usapan natin. Kaya kung may pa-VM ka dyan at maikikwento mo sa amin kahit wala kang kopya or pwede mo mabasa, may
i-narrate yung kwento mo, sariling kwento mo, i-attach mo na yung VM ninyo dyan sa ating email, sindakstories2008@gmail.com. Maraming salamat kay Ebod o Ibod Maravilla. Ganda po ng horror stories ninyo, nakaka-enjoy, lalong-lalo na po kapag may comedy sa SHS. Sabi niya, matatakot ka pero balanse dahil matatawa, okay? Sabi niya dito, nakakawala ng stress. I love you, narrator, sabi ni Ibod Maravilla. Salamat sa'yo, Ibod. Mabuhay ka at sana ay dumami pa ang mga katulad mo. Ganun na rin sa mga nagpa-super thanks nga po pala noong nakaraan. Si Nika May Duco, maraming salamat. Si JR Cabello, yung mga yan, maraming salamat. Si Miss EDM Mori, kung hindi ako nagkakamali, parang isa rin siya sa mga nag-super thanks or super chat noon pa. 4 months ago, 5 months, kung hindi ako nagkakamali. Maraming salamat po sa inyong mga pa-super thanks, pa-super chat, super stickers, kung ano man tawag dyan. Thank you very much. Thank you! Third and last story naman po ay mula naman dito sa isang listener natin from podcast na ngayon ay tumawid muna dito sa ating YT para mapakinggan ang kanyang kwento. By this time, ang kwento naman na ito ay hango sa kanyang tunay na karanasan at siya po si Fred. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Magandang araw, Sir Red. Gusto ko lamang pong malaman ninyo na araw-araw akong nakikinig sa inyong podcast at lalong-lalo na sa Hilakbot 24/7. Nakasanayan ko na po ito bago matulog at minsan pa nga po ay nakakatulugan ko na. This is my first time na mag-share sa inyo ng karanasan na masasabi kong medyo nakakatakot. Pero kung sakaling mabasa nyo ito, tiyak masusundan ko pa po ng iba pang karanasan ko. Bata pa lamang po ako noon ay malimit na akong nakakakita at nakakaramdam ng multo. Magsimula din po ito kasi nung kami ay tumira sa isang lumang bahay sa Naga City. Doon po kasi nadistino si Papa noon dahil isa po siyang fireman. So, sa sobrang luma talaga ng bahay na iyon, Sir Red, makikita mo pa rin doon yung mga gamit na medyo sira na pero pwede pa namang mapakinabangan. Pang makikita nyo nga po talaga yung bahay, tiyak iisipin yung haunted house na siya kung pagbabasehan yung itsura niya. Nung una nga po naming pagtira doon ay wala po kaming nararamdaman, pero nung ikatlong araw namin doon, nagsimula na ang kahihilakbutang karanasan ko. Gabi po iyon at naka-duty po si Papa. Kaya kami lamang po dalawa o kami lamang pong dalawa ng aking mama ang naiiwan madalas. Kahit may kwarto po akong sarili, mas gusto ko po na tumatabi kay mama. Pinipilit ko po talaga siya dahil nakakaramdam ako ng takot. Meron pong hating gabi noon nang maalimpungatan ako, kaya napayakap ako kay mama. Nagtaka ako noon kasi ang sabi ko, parang may katabi si mama. Kaya po sinilip ko yung kabilang side ni mama dahil ang naisip ko ay baka si papa o si papa na yon at dumating. Pero nangilabot po ako nang makita ko po na hindi si papa ang katabi ni mama. Sino yan? baka may ano si mama mo ha? may kalaguyo. Hindi, pero labir. Mga nagulat siya, hindi si papa to ha? Parang si Tito Efren to ah. Kaya kapitbahay nila. Anyway, ito kasi hinahaluan parang tanga. Yung mga usaping mga ganito, mga kabit, mga mistress, ganyan. Pag-usapan, pagkwentuhan natin yan sa Red Diaries Tagalog Love Stories, di ba? Kaya abangan nyo at dapat ay nakasubscribe na rin po kayo dyan. Di ba? Pasimpleng ano yun, segue yun. Anyway, so yun na nga. Maitim daw na tao yung nakita daw po ni Fred. Tao na masasabi ko, pero hindi ko lang ma-identify kung babae o lalaki siya. Basta't sobrang itim niya at pakiramdam ko pa nga po ay mabalbon. Nakayakap din po ako kay mama, pero sobrang hilakbot po talaga ang naramdaman ko. Kaya ang ginawa ko po ay sumiksik talaga ako sa kanya hanggang sa makatulog ako. Hindi ko na rin po naalala kung ano yung sumunod na nangyari sapagkat nakatulugan ko po talaga siya. Hindi na rin po naulit yung pagpapakita ng itim na nilalang na iyon, pero kapag naiisip ko ngayon, kinikilabutan talaga ako.
Madami din kasi po na entity ang nakatira sa bahay ngayon, kaya masasabi ko po talaga na namulat ako sa paranormal. Katulad na lamang po ng minsan na nagkasagutan ng mga magulang ko isang madaling araw. Bumaba po ako noon at nakita ko si Papa na nasa sala. Dumiretso ako ng kusina para sana uminom ng tubig nang makarinig po ako ng hikbi ng isang babae sa banyo. So since nasa loob siya ng banyo, umi-echo pa po yung kanyang hikbi na iyon. Bala ko pa nga po sana na alisin or hawiin yung kurtina na nakatakip sa banyo. Pero minabuti ko na lamang po talaga na wag na lang hawiin at baka kung ano pa ang makita ko doon sa loob. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat once again sa kwentong ibinahagi mo dito si Fred, at sana ay syempre maabangan mo yung iba pang bahagi ng iyong kwento sapagkat syempre meron pa siyang iba-iba mga random experiences na rin po naman yung mga naririto. Pero magkagayon man, sabi niya dito, pasensya na po kung medyo pangit po yung pagkakasulat ko nito kasi alas 3 na po ng madaling araw nang tinatype ko ito at diretso na rin po na submit sa inyo at hindi ko na inedit, sabi niya. At habang tinatype ko nga po, nakikinig ako ng podcast ninyo. Excuse me. At naisip ko na lang po din na mag-try na mag-send ng aking kwento, sabi niya. Maraming salamat sa mga effort na inyo pong ibinabahagi sa amin, lalo na sa pagkikwento ng inyong mga tunay na karanasang paranormal, something supernatural, o kung ano pa man, syempre, salig sa katatakutan, syempre, lalong-lalo na sa lahat ng inyong mga sinasubmit sa ating Facebook page, Hilakbot TV Pinoy Horror Stories, at sa ating email, ang sindakstories2008@gmail.com. Once again, ako po si Red. Hanggang sa susunod po nating kwentuhan para po sa SHS o Subscribers Hilakbot Stories. Pasensya na po muna kung sakaling di ba medyo sabaw o kaya wala tayong maibahagi sa inyo ngayon dahil medyo kinakapos na po muna tayo ng mga brain cells. Kailangan ko po talaga uminom ng gatas na punong-puno ng brain cells, guys, para nang sa ganun hindi tayo kinakalawang na. Thank you sa lahat ng nakinig. Channel members, mahal na mahal ko kayo. Regular listeners, silent listeners natin, kung sino-sino ka man, kilala nyo na ang inyong mga sarili, yung mga never umabsent po dito sa ating segment at nakikinig hanggang dito sa dulo. Kayo talaga ang tunay na solid HTV positive. Thank you! Tuloy-tuloy lamang ang hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys! May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes, ito ang Subscribers Hilakbot Stories.